po, magandang araw po sa inyo. Welcome po sa ating YouTube channel. This is Soundtik TV. Sa video na ito, isi-share ko po sa inyo kung paano ba i-match ang speaker wattage to amplifier po. Okay? Kasi para po maiwasan po natin na masira po ang ating gamit. Okay? So kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe and click the notification bell para naman po ma-update po kayo sa susunod natin ng video na i-upload. Okay? So, stay tuned lang po. Tara na! Okay, welcome back again po mga ka-Soundtik. Okay, so sa video na ito, pag-usapan po natin kung paano ba i-match ang speaker wattage to amplifier po. Okay, mahalaga po ito malaman para po maiwasan po natin na masira ang ating gamit, ma-overheat ang ating ma-overheat po ang ating amplifier, or masusunog po ang ating speaker. So kapag ganyan lang mangyari, edi mag-repair ka na naman, magastos na naman, no? So kapag gumastos, siyempre sayang ng pera natin, no? Sayang po ang pera na pinaghirapan natin, 'di ba? So dapat ano tayo, maging alam po natin kung paano ba i-match ang speaker sa amplifier. Okay, so simulan na natin. Yung speaker, kailangan po i-differentiate muna natin kung ano ba ang speaker at ang amplifier. Ang speaker po ay passive po siya, dependent po siya, no? Nagre-receive lang siya ng signal galing sa amplifier, no? At may power capacity po ito. Sa amplifier na naman, ang amplifier po ay siyempre nagbibigay ng signal sa speaker, no? Ang amplifier kasi siya yung nag-a-amplify from small signal to big signal. Kasi ang amplifier po, hindi naman po tumunog yan kapag walang pong player, walang laptop, walang cellphone, or walang CD player. Halimbawa, CD player, tapos i-connect mo yan, i-input mo yan doon sa amplifier mo. Kasi yung CD player, small signal yan eh. Nilagyan mo na amplifier, yung output ng CD, i-input mo si amplifier, ang out po yan sa amplifier, patungo po yan ng speaker. Patungo po yan ng speaker, no? So, from small signal, CD, small signal, pagdating sa amplifier, palakihin po niya ang kanyang signal. Kaya ibibigay niyo pa, isesend po niya sa speaker. Kaya nga, sa video nito, i-discuss muna natin o magbigay po tayo ng tips sa inyo upang malaman po natin kung ano ba ang tamang pagmamatch ng speaker at amplifier. Okay, so unang-una, dapat po natin malaman ang wattage ng speaker, no? So magbibigay po tayo na example, no? So halimbawa, may speaker ka, no? Yung speaker mo is 1000 watts, di ba? 1000 watts, maximum power lang ang ating pinag-uusapan dito, no? Maximum power lang po tayo. So max power lang ang ating i-discuss dito. So yung max power, halimbawa yung, say for instance, yung speaker mo is 1000 watts, no? 1000 watts ang speaker mo. The question is, itong amplifier mo, ano ba ang required dito ng amplifier? No, ilang watts po ang required dito ng amplifier? No? So 1000 watts sa speaker, maximum, ano po ang maximum required ng amplifier natin? Ito po ang tips ko sa inyo, no? Kung paano po magmamatch to, na safe po ang speaker, safe din si amplifier, at simple po, good quality po, good quality po ang ating sounds po, no? Hindi pa masira ating speaker, hindi masisira ang ating amplifier. Ang amplifier po ay mas malamang na wattage kaysa sa speaker. Ibig sabihin po, malaki ang wattage ng amplifier natin kaysa sa speaker. Ang lamang po niya is 25% to 50% more power than the speaker. Lagyan, say for instance, 50% lang, mag-maximum lang din tayo. So
plus 50% po tayo dito sa speaker. So 1000 watts plus 50% is equal to the amplifier wattage. So meaning to say 1500 watts pala ang ating amplifier na i-drive dito sa 1000 watts po natin, no? Or say for instance 25%, or pwede na yun 1200 watts to 1500 watts po ang speed, ang amplifier wattage required po. So bakit po ganyan? Kasi po para po itong amplifier binigyan natin ng wattage allowance, no? Para po makapagbigay siya ng buo na tunog dito sa amplifier, dito sa speaker, no? So speaker, sinasabi ko na itong speaker ay dependent lang po talaga ito, no? Nagdepende lang siya kung anong signal na ibibigay niya. So ang tanong, 1500 watts na amplifier tapos 1000 watts na speaker, ang tanong po is overkill ba yung speaker? Baka masusunog yan kasi 1000 lang eh, ito 1500, hindi naman yan overkill, hindi naman ito masusunog, no? Unless kung abusive ka, tested na po, tested and proven na po ang speaker natin, so hindi po yan masunog, lalo na pag mga speaker na mga heavy duty. So 1500 watts po magbibigay tayo ng allowance para maibuga niyang buong-buo ang signal, para po magkaroon po tayo ng high quality na signal na ibibigay sa speaker. Pwede rin 1200 to 1500 watts, yan po ang ideal na wattage po ng amplifier na iluload natin sa speaker. So ang tanong din, no, pwede ba 1000 watts na speaker tapos 1000 watts din na amplifier, 1000 watts na speaker, pwede ba 1000 watts na speaker or 1000 watts na amplifier? Pwede naman siya, match naman, wala naman problema dyan, okay naman, ayos naman po, hindi naman po masisira yan. Pero hindi tayo mag-i-expect na maganda po ang quality kasi wala siyang allowance. Wala po siyang allowance eh. 1000 watts kasi amplifier siya, 1000 watts. So pag ibinibun, kapag isi-send niya yung signal, hindi naman natin masasabi na 1000 watts talaga. Kasi po maximum max power lang eh. Pero hindi tayo mag-expect na good quality po ang ating signal na ibibigay sa speaker. Siguro may konting distortion na lang. May konting distortion na po 'yan, no? Lalo na kapag ibigay mo ng todo-todo ang volume ng amplifier. Okay? So kasi 0-0 kasi, no? Equal lang ang kanilang wattage. Wala naman problema diyan. Okay naman 'yan. Pero hindi tayo gaano mag-expect na good quality. Okay? Kaysa 1200 to 1500 watts na allowance po is talaga may reserve pa siya, may ibibigay pa niya, less distortion po 'yan, no? So ang tanong din, kung 1000 watts na amplifier, kung 1000 watts na speaker tapos ang ating amplifier is below 1000, that is under wattage na po. So example, 800 watts na o 600 watts na po, mainit na inyo ang amplifier, mainit na siya kasi siya man ang tagapagbigay ng signal, ma-overheat po siya, no? Maari po siyang masira, no? Ang power transistor, yan po ang unang-unang mababasted, no? Yung speaker mo naman safe naman din, no? Pero yung amplifier mo mag-overheat yan, no? So kapag mag-overheat yan, mag-short po ang kanyang transistor, kanyang power transistor. Okay? Kapag malaki naman po ang wattage, kapag masyadong malaki na po ang wattage ng speaker natin, ang amplifier, halimbawa 2000 watts na yung amplifier tapos dito sa speaker is 1000, masusunog din ang ating speaker kasi malaki na ang signal, hindi niya kaya sa kanyang capacity. Lampas na po sa 50%, 100% na po yan, no? Okay po, sana po nakatulong po ito sa inyo ang video nito, mga tips po paano po i-match ang speaker sa amplifier po. Sana po makatulong po ito ang video na inyo. Okay, so thanks for watching. Don't forget to subscribe and click the notification bell para naman po maging updated po kayo sa next video natin na i-upload. Okay po, maraming salamat po at magandang araw po sa inyo.